ng ating panel na medyo fair ang mangyayaring draft dito, madam. Yes. Kasi parehas silang may marksman. But for marksman, kasi kailangan nila talaga ipasok. Parehas din sila may combo dito, actually. Oo. Oh, oh. Parehas sila may conditional combo. The arrow from the Franco, the arrow from Selena. Correct. Imagine hindi nila maipasok yan. But this time, feeling ko, Louvre, it's gonna be a different story comparing to sa second game. Kasi you could actually use the Rizda to zone somebody. No, yun nga eh. Sasa. Itong mga nasa back. Kaya nga yung tawag sa ulti niya, penalty zone. Penalty zone. Nandun na yun eh. Nandun na yun eh. Tama ka, Madam Yasu. Naisusulat. Tunay talaga. Naisusulat. Pero mabalik lang doon sa ating laro ngayon. Ladies and gentlemen, 1 minute in. There's going to be the aggression here in the top lane coming up from ONIC Esports. Getting the crab coin and giving it to Mr. Udil, the MVP of the last game. And right now, he has the Selena. Favorite hero niya to, actually, madam. Favorite hero and best hero. Pagka mga best pick talaga, confident ka eh. Pag mga best pick mo eh. Correct. Tsaka kabisado mo. Kabisado mo. Kaya naman yung Selena niya, yung mga arrow niya, tamang-tama pero ito, tamama nga ba sila Charlie dito? Kay Jill, pinabalagpok lang sila dito with triple strike. Pero ay, Triple H. Abad, yung pinira sa kanya dito, that's gonna be the first blood na nakuha na ibigay pa kay Udin. Very unfortunate for Mr. Jill. That was great positioning coming out from ONIC Esports. Pero man, Drian able to flash to use the flicker out. Flicker out. Kahit papano, Madam Yasu, muntikan na siya. Actually, maganda sana yun sa LOUVRE Esports. Makuha sila ng pitas kahit na nakuha dito yung gong pagong. Kaso wala. Wala silang nakuha pitas dito for the side of LOUVRE Esports. And that's like uncontested na naman yung umpisa ng mga third elf dito ng side ng ONIC Esports. Ito na naman tayo sa mga uncontested third elf, uncontested objective, like on the game 1, pero sino nanalo? Maaga pa magsalita, Madam Yasu. We're just saying. Kalma lang. Alam mo, pero araw, kaya mag-rasho out. Tamang rasho out siya dito. May harang, yung minum blast. Tatamaan dito si paring Franco. Malayo. No casualties for the bottom lane of LOUVRE Esports. Udil will now reset their skills and go back to their lanes. Yeah, tamang farm lang din kasi dito. Hindi yung puro clash. Oh, chillax lang. Oo eh, fighter yung hero mo pero puro. Yeah. Alam mo, take note lang din ha. For the side of ONIC, mahilig-hilig din sila ng flicker out. Gusto rin nila ng mga flicker, please. One time there is may game ang ONIC dito, lima silang naka-flicker. Ah, kasi talagang action Jackson. Pero ito, wala nang flicker-flicker na mangyayari kasi napatay na nila dito si Franco at the bottom lane. At wala nang magawa doon si Father Amigo na nga dito. Ito si Or with the Hurricane Dance na nag-event nila. Itong si Drian. Ay, boy pa din! Yes, buhay na buhay ang bato ni Drian na may kasama pang power of nature. Wala, walang nagkabaw yun. Kasi magkaiba kasi talaga yung damage output ng Kadita at ng Lunox eh. Kung Lunox yun, siguro patay yun. Oo. Kasi yung Kagura hindi naman siya umaasa sa max HP ng kalaban. Pero Udil, eto ba? Kanino nga umaasa? Okay. Dito nakakampi niya na pinomot. Kagura? Siya for the angry major. Oh my! Iwasan pa yung payong. Alam mo ba? Akay pa ang nakuhaan ng buhay. And another one para sa kayong ONIC Esports in the prime of life. Well, bumalik! Flash, bumalik si Kagura. Bumalik para magpakamatay. And man, Kido Gimash. Ang ganda sana ng ginagawa ng LOUVRE, kaso ang problema nila, Madam Yasu, kulang pa yung damage ni Kido Gimash. Ang pinagtataka ko, ba't nagbumalik pa si Kagura? I mean, audition pa sila doon. Siguro napindot niya na lang yun, hoping for the best na makawala siya. Pero again, ang gaganda ng mga hooks, ang gaganda ng mga kagat, pero kulang pa yung damage ni Kido Gimash dito to take on fights. And dahil doon, Udil surviving everything. Pero ito, nakuli yata nila. Sasa on the top lane. Okay. Sasa langit na rin dito. Kasamay ni Marshall ng Mercy and Kido Gimash. And Sasa, medyo mis-position siya doon. Pero man, Udil na naman. Healing spree na dito si Udil. Oh! Uy, taga lang, di ba kumakagat yung mat. Nakita mo, no? Kahit siguro takpan niya yung mata niya, pwede siyang pumana. Ganun siya kalupit. Udil. Mani, prediction, mga advanced prediction, kumbaga ng pana na. Correct. Araw na ito. Uy, lumi ng blast. Kaso tinukuyog na sila. Teka, tower ko yata ako. Kasa tatlo kami. Ano sinasabi mo sa Iko? One more team. One more hand follows. Jill to take down. Etong si Lolita. Oh! Pero Gimash! Munti ka na. Munti ka na maaging. Kumbaga, para siyang ano doon. Munti ka na siya masagasaan ng truck. Yeah. Ganun kalupit, ladies and gentlemen. Uy.
hula lang yun na nandun si Gibash, nakatago siya eh. Nakita rin ata eh. Nakita na oh, nandun sa angulo, pero that's a bush, pwede kang gumalaw. Tama, tama, okay, tama, tama. Tama ka dyan. Pero ito, kinagata nga nila dito, itong si Drian, top again, top Drian, top the tank of the side ng ONIC Esports, and ayaw mo na naman ibigay. Yeah. Yung mga ganong big skill, big ulti sa correct. Mga tank. ONIC Esports actually reacting to the fight, ladies and gentlemen. Speaking of reacting, Rome Mercy, ladies and gentlemen, nahuli ng pana. Hinuli niya yung pana, parang ganun eh. Kasi kinain niya. Casually walking. Oo, oo. And then, nagbato lang naman dito, itong si Udin ng pana, just face check. Buti na lang nga tumama yung pana para sa ONIC, Madam Yasuo, dahil kung hindi, hindi mangyayari tong isang box out na ginagawa nila. Another arrow for Mr. Udil. Ay, tinumama na naman. Ako po. Sa isa lang, make that who will be dying in the hands ni Grock. Triple kill. Oh my, kung kanina may Hook City, ngayon, ano ba to? Arrow, the Arrow World. The Arrow World, mga kaibigan. Arrow World. Ay. Para kay Udil, ladies and gentlemen, 2-10. And tignan mo, Madam Yasuo, 8 kills ang kanyang naiambag. Man, I'm telling you, para siyang magnet talaga. Magnet talaga yung pana. Yung hindi mo iaangulo para may matamaan. Oo. Para ding ano, homing misay. Parang ganun kumbaga, eh. Kumbaga yung pana niya dito, kapag hindi tumama, chamba yun. Chamba yun pag di tumama. Pagka tumama yung pana, sure ball na yun. Calculated. Oo. Calculated, matik yun. Anong kailangan ng Louvre dito para manalo, Madam Yasuo? Hindi yata naging effective yung original plan. Teresa, I don't feel any impact coming yes. from Teresa here coming from the side of the Louvre Esports. Yes. Kaso yung original plan dito ng Louvre Esports, Madam Yasuo, was to burst down everyone by having the Brutal Massacre and Kido Gimash's damage output because he had the burn emblem. But in the early stages of the game, ONIC Esports is just too tanky. Yun na nga, too tanky. Yeah. I think it's different kung si Lunox. Kung Lunox pick. Kung ang Lunox ganda pick. Ng hook sana dito ni Marcia ng Mercy. Kaso, wala eh. Hindi enough yung damage dito ni Kido right now. At like kung na-lunox siya, ang ganda ng chemistry nilang dalawa. Correct. It's the first pagkamay na kung pagkamay na kagad, matik, patay na. Matik patay na, and even Jill doesn't even have the items yet to give everyone the burst they need. Kasi Teresa naman, hindi siya known sa kanyang heavy damage eh. Known siya sa kanyang sustainability. Known talaga siya sa kanyang sustainability, and hindi naman din talaga siya yung may solo king potential para kay Jill. That's correct. Why I'm looking sa Louvre dito. Asa na yung zone nyo kanina na sana na ibibigay ni Teresa? Kaso Teresa right now, kapag nakita kasi ng side ng ONIC na pumapasok, kukuyugin nila. Even Akai, ganun ang ginagawa nila. Even correct. Franco. Kuyog talaga. Kuyog talaga. Kuyog Pinas. Ganun kuyog talaga Pinas. Mangyayari, madam. Ngayon, sabi ng ONIC dito, sige na, tapusin na natin ang gera. Parang pinasarap lang namin yung game number one. Pinasarap lang, gusto pang manalo as there's going to be the Brutal Massacre but seeing ang overturn combination coming up from Kido Gimash. Here comes the new Minum Blast, pero na-cancel, ladies and gentlemen. Psycho will go for the Bulwark and there is the Mega Kill onto Udil. Pinapalikuhan na sila dito ni Sasa, pero mapasok pa rin dito si Anime. Penalty zone na nag-even dito ni Yor, pero unstoppable on the frag and napabagsak din naman nila dito si Anime. Mapubusan na ang miyembro ng side ng Uber 2-1. They're just casually continue taking this Lord para sa side ng ONIC. Pinasarap lang, gusto pang manalo, ONIC Esports. Sabi nila dito, teka lang. Pinatikim lang namin yung game 1. You know, Kuya Manjin. Na-download game lang namin. Ito kasi yan, Kuya Manjin. Di ba sabi natin, let's stick to the original plan? Original plan, ginagawa na yan ng Louvre. Na-download na yan kahapon pa nung room stage pa. Kumbaga, if you watch the replay, hindi na mangyayari yung ano, gusto mong mangyari. Nakita na namin yan, sabi ng ONIC. Nakita na namin, napag-aralan ang dami na game 1 pa lang, may nag-upload na niyan sa ibang streaming sites, ano promise. Ano ba, Kuya Manny? Na-compute na nila yan ng walang calculator. Ano lang, using their fingertips lang, parang ganun.
Ganun lang ang nangyari. Yung fingertips lang talaga, Kuya Manji. Nakita na nila yan. Tama ka. Parang yung game 1 lang kanina eh. Correct. Di pero... ba yung Franco, hindi talaga naging effective. Oh! Hindi pa rin na-lover dito, na pinalulungan sila ni Sara na kanyang ulti. Pero nakatakot mo na saraduan yung dalawa-dalawang tank. Gawin from Cyber Super, pero luminong blood, nakainin na dalawa. Tatlo runner, nakain pa din na dito ni Kagura. Pero napak sila ng penalty zone sana kung meron pa nilang buhay dito para sa final LOUVRE na pinasok nila. Ito si Gary, Irman Circle, and si Jill na lang ang natitira para sa side ng LOUVRE Esports. Sakit po yung sa tatlo at kuyo! Godlike on Selena and another wiped out ang makiklaim dito ng side ng ONIC Esports. And that's the Lord, that's the inhibitors to rep. Correct! Dinis yan or rather, hindi nalilinisan eh. Nakatapusin na to eh. At may pag-asa pa ang mga frames ng bumoto sa ONIC Esports as they will go to the Grand Finals. ONIC Esports, ladies and gentlemen, what a comeback victory. The download game ay nagawa na, Madam Yan.